Tayo po'y darako na sa salita ng Diyos. Amen. Buksan natin ang ating puso't isipan para po, amen, tanggapin na ang salita ng ating Panginoon. Praise God. Matthew chapter 1. Matthew chapter 1. Ilang taon na po ang nakalilipas, meron po mga researchers o mananaliksik ay nagsagawa po ng isang eksperimento upang makita po ang epekto ng pag-asa sa mga dumaranas ng kahirapan. Ang ginawa po nila, kumuha po sila ng dalawang grupo ng mga maliliit na daga at inilagay po nila, dinala nila sa kanilang laboratorio. At ang ginawa po nila ay inilagay po nila sa magkahiwalay na batya na puno ng tubig. Ang mga mananaliksik na ito ay nag-iwan ng isang grupo ng mga daga o maliliit na daga sa tubig at pinabayaan nila at kanilang nakita at nalaman na sa loob ng isang oras lahat ng mga daga ay nalunod. Amen. Ngayon, yung kabilang grupo naman ng mga daga ay inilagay din nila sa batya na puno din ng tubig. Kaya alam, iba naman ang ginawa nitong mga mananaliksik na ito. Ang ginawa nila, pagkalagay nila sa tubig nung pangalawang grupo ng mga daga, amen, inahon din nila. Pagkatapos nilang iahon ng ilang siguro nga, ng isang minuto, dalawang minuto, ibinalik nila ulit doon sa batya. Ngayon, nang gawin daw po nila iyon, amen, namangha itong mga mananaliksik na ito dahil nakita nila lumangoy yung pangalawang grupo ng mga daga ng mahigit sa 24 oras. Amen. Lumangoy. Hindi sila nalunod yung pangalawang grupo nitong mga dagang ito. Bakit daw po yung nangyari? Hindi po daw dahil nabigyan sila ng pahinga, kundi dahil bigla silang nagkaroon ng pag-asa. Amen. Umaasa daw po itong mga dagang ito na kung maaari silang manatiling nakalutang ng kaunti pa, amen, at may tao na lalapit at ililigtas sila, amen, kung ang pag-asa po, mga kapatid sa ating Panginoon, ay nagtataglay po ng ganong kapangyarihan para sa mga hindi nag-iisip na mga daga, gaano po kalaki ang epekto nito sa ating buhay bilang tao. Amen? Ang panahon pong ito, ang pinakamasayang panahon, hindi man po sa lahat ng tao, pero naniniwala po ako sa maraming tao sa iba't ibang panig ng mundo. Itong panahon po natin ito, itong dalawang linggong ito, sa loob ng dalawang linggo, masaya ang mga tao, Pasko, kasunod ay bagong taon. Tama po ba? Ang Pasko, narito ang pag-ibig, pagsasama-sama ng pamilya, narito din ang pagbibigayan, pagtanggap ng mga regalo. Sino ba naman hindi sasaya nun? Praise God. Amen. Kaya po kapag sasapit naman daw po ang bagong taon, amen, kung meron man pong isang bagay na dapat ay dala-dala natin sa pagpasok ng bagong taon, yun po ay pag-asa. Amen. Isang buong taon po ulit ang kaharapin natin simula bukas. Nandiyan na naman po ang mga hapon ng buhay. Tama po ba? Simula bukas. Magsisimula po ulit, nandyan na naman po muli ang mga hamon ng buhay. At mahirap po na sasalubungin natin ang bagong taon na wala po tayong kapag-apag-asa. Buti na lang ay merong napakagandang balita mula sa salita ng Diyos na nagsasabi, merong ipinanganak 2,000 taon nang nakalipas sa lugar ng Bethlehem, ang pangalang itatawag sa kanya, amen, ay Jesus. At isa pang pangalang ibinigay sa kanya ay Emmanuel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel, ang Diyos ay kasama natin. Amen? Maganda po na salubungin at kaharapin natin ang bagong taon na kasama po natin ang Diyos. Yun po ang ating pag-asa. Ito po ay katugtong ng kwento ng Pasko. Amen. Ilang linggo nang nakalipas, nangaral ako ang unang kwento ng Pasko sa Bible, kwento ng karunungan, pagkatapos, amen, kwento ng kapangyarihan ng Diyos, at itong nakaraang linggo lang, kwento ng pag-ibig ng Diyos, amen, ang kwento ng Kapaskuhan, at ngayong umaga naman, amen, ang kwento ng Kapaskuhan ay kwento ng pag-asa mula sa Panginoong Diyos. Amen. Basahin po natin Matthew chapter 1, verses 21 to 23. Sabi po dito, ating pong basahin, siya'y mga anak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Amen. Sabi sa English,
Sabi, behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Amen. Tayo po'y manalangin sandali, Panginoon. Marami pong salamat sa pangangaral ng iyong salitang ito. Ikaw, Panginoon, ang mausap sa bawat isa. Gamitin mo, Panginoon, ang aking labi sa aking sarili. Wala akong magagawa, Panginoon Diyos. Ikaw ang aming kailangan sa umagang ito. Panginoon Diyos, kailangan namin ng pag-asang nagmumula sa iyo. Haharapin po muli namin ang isang bagong taon simula bukas, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong ginawa sa aming buhay at sa iyong mga gagawin pa sa aming buhay itong darating na taon. Ipinagpapasalamat po namin sa inyong lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Mga ngaral po ako, Emmanuel, God with us. Emmanuel, ang Diyos ay sumas sa atin. O sa ibang sa Tagalog kanina, ang sabi ay, kasama natin ang Diyos. Amen. Una po natin pag-usapan ng the hope of the world. The hope of the world, the hope of this world, ang pag-asa ng mundong ito. Ang nilagay ko po ay world. Sa Tagalog po ay sanlibutan. Sa Bible, kapag sinabi pong world, sila po ay hindi po panig sa ating Panginoon. Kaya pwede po natin sabihin na itong world na ito, sila po yung mga unbelievers. Sila po yung mga hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Amen. Sa madaling sabi, sila po ay mga hindi mananampalataya. Amen. Dahil nga mga hindi mananampalataya, hindi po nila kilala ang tunay at buhay na Diyos, kaya ang pag-asa po nila ay hindi sa Diyos. Amen. Sa sinaunang panahon, ancient times, may mga tinatawag po na pagano. Pag sinabi pong pagano, sila po yung mga taong sumasamba sa maraming Diyos. Amen. Pagan, mga pagano, at hindi po sa Diyos ng langit. Amen. Sila po yung mga nakatira sa bansang tulad ng Greece, ng Egypt, at ng Rome. Kaya nga po may tinatawag, kung kayo po ay nag-aaral, meron po tinatawag na Greek gods, Egyptian gods, Roman gods. Amen. Sila po yun. Amen. Ang ginagawa po nila, bawat bagay po na nakikita nila o sakop ng isip nila ay ginagawa po nilang Diyos. Magbibigay po ako ng mga halimbawa. Amen. Katulad po sa mga Greeks, meron po silang tinatawag na goddess of beauty. Meron silang diyosa ng kagandahan. Amen? Meron pa po, meron silang diyos ng tula at musika. Poetry and music. Meron daw silang diyos doon. Meron din silang diyos ng digmaan, God of war. Amen? Meron din silang diyos ng kagalingan, God of healing. Meron silang diyosa ng ani at kalikasan, harvest and nature. At ito pa nakapagtaka, meron din po silang diyos ng alak, God of wine. Amen? Meron din po silang diyosa ng kalituhan, kaguluhan at tawanan, confusion, chaos and laughter. Meron din po silang diyosa ng bukang liwayway. Amen? Goddess of dawn. Meron din po silang diyosa ng pag-asawa, marriage. Meron po silang diyos ng apoy, fire, diyos ng tubig, water, diyosa ng kagutuman, diyos ng kapalaran, diyos ng kamatayan, diyos ng panaginip. Amen? Talagang isa-isa ko po. Bawat isa po sa mga nabanggit ko, meron po silang ginawang Diyos at binigay na pangalan sa bawat isa po na yun. Hindi ko na lang po nilagay mga pangalan. Halimbawa, yung God of Fire, meron po silang nilagay na pangalan. Yun ang kanilang Diyos o Diyos ng apoy. Amen? At ito pong mga nabanggit ko ay ilan lang po sa napakarami nilang mga Diyos. Ang dami po. Kahit i-research nyo po, pinili ko lang po yung mga madaling maintindihan. Amen? Ngayon, ano pong meron? Bakit ko po binanggit ang mga ito? Alam niyo po ba mga kapatid, sa dinami-dami nilang Diyos, o Diyos-Diyos ang ginawa, opo, tama, sila lang naman ang gumawa ng mga yon, wala man lamang silang nagawang Diyos para sa pag-asa. Wala man lang silang nagawang Diyos para sa pag-asa. Kahit i-research niyo po, ang dami, God of war, God of fire, God of sun, God of moon, amen. Pero ni isa man lang sa kanila, hindi nakapag-isip na gumawa ng Diyos ng pag-asa. Amen. Kaya po wala po silang Diyos ng pag-asa. I-research nyo po. Wala. Wala silang Diyos ng pag-asa. Ano po nakita ko doon? Natawa nga ako, sabi ko, buti pa yung alak kanina, no? Meron silang nagawang Diyos, God of wine, pero sa pag-asa, wala. Amen? Ito po ang mundong kinagagalawan po natin. Amen? Bakit daw po ganun? Ayon po sa mga pag-aaral,
sa sinaunang panahon, ang pag-asa daw po ay isang malaking kahibangan at kalokohan lang. Para po sa kanila, kaya wala silang ginawang Diyos ng pag-asa. Para sa kanila, ang mabuhay noon ay manakop lang ng manakop. Amen. Kumbaga para sa kanila, tayo ang bahala sa sarili natin, tayo ang bahala sa buhay natin, tayo ang gagawa ng hinaharap natin. Amen. Kaya alam niyo po mga kapatid, para po sa akin, ang mga taong ito, amen, ay kaawa-awa. Bakit? Sapagkat nabubuhay sila o nabuhay sila na walang pag-asa. Amen? Dahil wala silang alam kung sino po talaga ang Diyos. Kaya ang makikita po natin dito mga kapatid, ang mundo o ang mga tao, hindi po nila kilala ang tunay at buhay na Diyos, ay wala talagang pag-asa. Can you say amen? Amen. Psalm chapter 146 verse 3, huwag kayong magtiwala sa mga makapangyarihang tao o kanino man, dahil sila ay hindi makapagliligtas. Praise God. Amen. Tulad po ng mga paganong binanggit kanina, ang kanilang tiwala ay nasa kung sino-sinong Diyos na sila lang din naman ang may gawa. Amen. Napansin ba? Diyos ng tubig, Diyos ng apoy, pati Diyos ng panaginip, meron sila. Pero ang totoo, wala naman po talagang ganun. Amen? At dahil hindi naman po totoo yun, ang sabi po sa binasa natin, hindi sila makapagliligtas. Amen? Kaya sabi ng Bible, huwag daw po tayong magtiwala sa kung kanino man. Sabi dyan, kanino man, sa kung sino-sino lang. Bakit? Amen? Sapagkat hindi po sila makapagliligtas. Sarili nga nila, hindi nila kaya iligtas. Tayo pa kaya ng mga tao? Amen? Sabi doon, yung mga Diyos na ginawa nila, hindi po nila kayang tumugon sa ating pangangailangan. Kaya po mga kapatid sa ating Panginoon, kaawa-awa ang tao na sa kanino man binibigay ang kanilang pag-asa. Amen? Isa pa po sa mga nangyayari sa panahon natin ay yung tinatawag po na pamahiin at kaugalian na naipasa po sa maraming mga tao na pinaniniwalaan at ginagawa din po nila. At baka nga po ang iba po sa atin ay ginagawa pa rin po ang mga ito. Amen? Katulad po mamaya, sasabi po alas 12 ng gabi, amen. Ang paniniwala po ng marami ay magsuot tayo ng damit, amen, na maraming bilog doon. Ang tawag po ay polka dots. Para daw dumami ang pasok ng pera sa susunod na taon. Amen. Kung totoo man po yun mga kapatid, para lang po sa akin, sana po ang isuot natin ay rectangle para bills ang dumating sa susunod na taon. Di ba po ba? Kasi pag sinabing bilog, barya yun eh, no? Kaya po siguro marami pa rin Pilipino, di ba, talagang puro barya-barya yung mga natatanggap. Amen. Kasi ang suotin daw nila, bilog. Di ba, ang bilog, coins, amen. Kaya, kung gagawin niyo po yan, mga damit, rectangle po isuotin niyo para bills. Amen. Wala po. Amen. Amen. Sabi pa ng iba, magkaroon daw ng mga prutas na bilog sa lamesa. Labing tatlo. Ay, hindi ko po alam. Amen. Sino po sa inyo nakabili na? Papaini naman po kami. Sabi daw po nila, amen, magkaroon din daw ng mga bilog na putas para din daw, amen, sa prosperity. Amen, pumasok din daw po o magkaroon din daw po ng pera sa susunod na taon. Amen, sabi pa dito, nagtingin-tingin din ako, maghanda at kumain ng mga kakanin. Sticky rice, malakit, amen, para daw maging malapit. Amen. Maging malapat. Amen. Ang pagsasama ng mga magkamag-anak. Amen. Kaya, kung kayo po ay merong hindi kasundo sa inyong tahanan, damihan nyo po yung sticky rice. Amen. Dino lang po. Sabi pa po doon, ito, amen, bagay ito sa akin. Amen. Sabi daw ay, tumalon daw ng tumalon ang mataas para daw tumangkad. Amen. Mamaya. Praise God. Sabi pa daw ng iba, buksan ang mga pinto at bintana para daw pumasok ang swerte. Amen. Kaya lang, sa dami ng mga paputok, naniniwala ko uso ang papasok mamaya. Amen. Mamaya alas 12 ng gabi. Amen. At ang sabi pa, mag-ingay ng napakalakas para daw pangtaboy sa malas at masamang espiritu. Tama ba? Ito yung ating mga nakaugalian. Amen. Meron pa, aalukin ka. Bilhin mo ito para swertihin ka. May mga ganun ngayon. Diba, bumili ka ng elepante, bumili ka ng pusa, bumili ka ng kabayo, bumili ka ng daga.
Di ba? Pumili ka ng dragon. Di ba? Ha, tinutukoy ko yung mga figurine. Amen. Para lang po din sa akin, amen, ang pagbili po ng mga ganon ay pagsasayang lang po ng pera. Amen. Huwag mo pong ibigay ang tiwala mo o ang pag-asa mo sa susunod na taon sa elepante. Hindi ka po kayong pagpalain ng elepante. Amen po ba? Amen. Ang totoo, mga kapatid sa ating Panginoon, ang mga napanggit po ay walang matibay na basihan at pundasyon. Sa madaling salita, sabi-sabi lang ng tao. Amen. Sino po sa inyo tumalon? Talagang tumangkad ka. Amen. Amen. Kaya po mga kapatid, ang pag-asa po ng maraming tao, ang pag-asa po ng maraming tao, lalo na ang mga hindi mananampalataya, ay naroon po sa tinatawag na swerte. Nandun po ang kanilang pag-asa. Amen? Kahapon, kasi nagpapabili si Ruth ng orange dyan sa palengke. Amen? Nakita ko, may mga nakasabit na gold coins daw doon sa putasan. Pero totoo naman din yung chocolate ata. Amen? Sabi nila, yun daw ay pampaswerte. Kaya sabi ko, Lord, kailangan talaga nitong makatanggap sa'yo. Grabe, dami mo ibili gold coins. Amen? Hallelujah. Ang pag-asa po ng maraming mga tao ay naroon po sa tinatawag na swerte. Kaya nga di po, kaya nga po, may bate. Ang bate natin, good luck. Good luck. Good luck. Good luck sa iyo ngayon. Diba? Sana swertihin ka ngayong taon. Amen? Ang swerte po ay chance lang. Ano pong ibig sabihin ng chance? Pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Amen. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Amen. Para ganito po 'yan. Magbibigay po ako ng halimbawa. Amen. Sino po sa inyo nagpapadala po ng pera sa inyong mga kamag-anak sa probinsya? Amen. O halimbawa, may ipapadala akong pera sa aking kamag-anak sa probinsya. True. Halimbawa lang po ito, ha, pero wag po mag- True Palawan Express. Magbibigay lang po ako ng specific na pangalan. Amen. Halimbawa, magpapadala ako ng 10,000 piso sa aking lola sa probinsya, True Palawan Express. Amen. Ngayon, pagpunta ko sa Palawan Express, amen, sasabihin ko dun sa teller, magpapadala po ako ng 10,000 piso sa lola ko sa probinsya. Sigurado bang makakarating itong 10,000 piso doon sa kanya? Ngayon, sasagot yung teller. Sasabihin yung teller, ay, naku sir, ma'am, depende po yan. Kung suswertihin, matatanggap po nila yung 10,000. Pero kung mamalasin, amen, hindi nila matatanggap yung 10,000. Amen. Kaya, sir, ma'am, good luck. Ngayon, ang tanong ko, magpapadala ka pa ba? Sabi si Nutella, good luck, ma'am. Depende po yan. Kung suswertihin ka, makakarating 10,000 mo doon sa lola mo. Pero kung mamalasin ka, hindi makakarating 10,000 doon sa lola mo. Amen? Naniniwala ko ikaw, amen, babawin mo 10,000. Ay, sige, salamat na lang, balik na lang ako sa susunod. Amen po ba? Makakarating sa ating Panginoon, amen? Hindi mo na itutuloy kasi hindi ka sigurado. Amen? Parang ganun po, amen, ang maraming tao po ngayon. Umaasa po sila sa tinatawag na luck. L-U-C-K, swerte. Amen? At ngayon, katulad na sinabi ko kanina, bibili na naman sila ng kung ano-ano pampaswerte. Magsusuot ng mga pampaswerte. Pampagudla. Aarapin nila ang bagong taon na umaasa sa swerte-swerte lang. Sa halip na sa Diyos ng langit sila umasa at magtiwala. Amen? Amen. Ngayon, nakakalungkot. Amen? Kaya ko nga ito nasabi, panggitin ko na rin, merong senior sa akin si Ruline na ipakita niya sa akin one time na load siya ng isang online na live selling at ang nanay na ito ay nagbibenta ng mga ito nga tawag ay pampaswerte. Amen. Sabi niya dun sa online live selling niya, bili na kayo mga suki. Amen. Para swertehin kayo ngayon. Siguro, yun na talaga yung naging negosyo niya. Bili na kayo nito. Tapos may pinakita siyang isang bagay. Ang sabi ng nanay na ito, bili na kayo pambahaba ng buhay. Ngayon, makapalit sa ating Panginoon, yung kanyang panganay na anak, namatay. Kaya sabi ko, pambahaba pala ng buhay. Sabi ko, hindi man lang niya na-apply yung bagay na yun sa kanyang pamilya, sa kanyang anak.
Kaya mga kapatid sa ating Panginoon, hindi po tayo nabubuhay sa swerte-swerte lang. Amen. Amen. Amen? Ang nakakalungkot ngayon, mas nagtitiwala ang tao sa swerte kaysa sa Diyos. Nakalimutan ng mga tao na merong Diyos. Amen? Kaya kung tignan niyo po ang sabi sa Job chapter 8 verse 13. Amen? Ganyan ang katulad ng mga taong walang Diyos. Pag-asa ay mawawala kapag ang Diyos ay nilimot. Amen po ba? Pag-asa ay mawawala kapag ang Diyos ay nilimot. Amen? Kaya wag po nating kalimutan ang Panginoon Diyos. Amen? Salamat na lang. Ngayong umaga, may gawain po na katulad ng ganito. Patuloy ang pangangaral ng salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin. Merong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Merong Diyos na nakakaalam ng lahat. Merong Diyos na walang hanggan. Siya ang simula at ang wakas. At siya ang Diyos na may kakayahang magpala sa bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya po kung mapapansin niyo po mga kapatid, ang sinasabi po natin bilang mga mananampalataya, ako hindi po ako nagsasabi ng good luck. Good luck, Jay. Good luck, Julie. Hindi po ako nagsasabi ng good luck dahil hindi po ako naniniwala sa luck. Amen? Amen. Ang bati ko po palagi, God bless you. Amen. Hindi ako good luck. Ingat po kayo, good luck. Ang bati ko po, God bless you. Kapatid, pagpalain ka ng Diyos. Amen. Amen. Ang ibig sabihin po ng God bless you, panatag ka, nakakasiguro ka na merong Diyos at siya ang magpapala sa iyo. Kaya mo sabihin yung God, Diyos, God bless you. Yes. Amen. Merong Diyos eh, at siya ang magpapala sa iyo. Ingat ka. Amen. Amen. Hindi good luck. Amen. Sa Diyos, walang swerte-swerte. Amen. Kung pagpapalain tayo ng ating Panginoon, pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Amen. Kaysa doon sa good luck, amen, sino magbibigay sa'yo ng luck? Ng swerte? Hindi ko alam. Amen. Kaya po mga kapatid sa ating Panginoon, ito po ang pag-asa, hope of the world, good luck. Amen. Pangalawa, pag-usapan naman po natin, the hope of the believers. Amen. Ang pag-asa ng mga mananampalataya. Ito naman po tayo, the hope that we have. Amen. Ang pag-asa natin, ang pag-asa nating mga mananampalataya, hindi po tulad sa mga nabanggit kanina na mga pagano na wala silang Diyos ng pag-asa. Ang magandang balita ngayong umaga, meron tayong pag-asa. Amen. Bakit? Dahil meron tayong Diyos. Amen. At ang ating pong Diyos ay Diyos ng pag-asa. Palakpakan natin. Amen. Verse 13, napakagandang verse, sabi ko, puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa. Ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y sumagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa. Amen? Ang sabi pa sa English, amen, sabi dyan, now may the God of hope, praise God, may the God of hope, talagang binanggit ng Bible, God of hope, Diyos ng pag-asa. Amen po ba? Amen. Fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Napansin nyo? Talagang hinighlights ko ba? God of hope. Amen? Kaya mga kapatid sa ating Panginoon, yung mga pagano, yung Diyos, amen, na wala ang pagano, ay meron tayo ngayong umaga. Amen? Wala silang God of hope, ngayong umaga, tayo naman ay merong God of hope. Amen? Praise God. Salamat sa Diyos. Sabi sa atin ng Bible, siya ay Diyos ng pag-asa. Amen? Praise God. At kung titignan niyo po sa binasa natin, hindi lang po pag-asa. Sabi pa, kundi pati kagalakan at kapayapaan na ibigay sa atin ng ating Panginoon. Now may the God of hope fill you with all joy and peace. Praise God. Kaya magalak tayo, mga kapatid sa ating Panginoon. Amen? There is always hope because God is the God of hope. Nandiyan po yan sa harapan. Amen. There is always hope. Hindi po totoo na wala ng pag-asa. Meron palagi pag-asa sapagkat ang Diyos na ating pinitiwalaan, ang Diyos na ating pinuri kanina, ang Diyos na sinasamba natin dito sa church, siya ay Diyos ng pag-asa. Amen. Praise God. At ito po ang ating pag-asa, mga kapatid, sa ating Panginoon. Ngayon, ngayong umaga, ano pong kinalaman nito sa Pasko? Sabi mo kanya, Pastor, ang kwento ng unang Pasko ay kwento ng pag-asa mula sa Diyos. Amen? Pababasa po natin sa Matthew chapter 2.
Nang ipinanganak po ang Panginoong Jesus, merong bituin sa langit na lumitaw na nagbibigay ng direksyon kung saan ipinanganak ang Panginoong Jesus. Tama po ba? Merong bituin na lumitaw. Ngayon, ano ba ang bituin? Nagbibigay ng liwanag. At kapag sinabing liwanag, yun po ay simbolo ng pag-asa. Amen? Amen? Pansinin niyo po, mga kapatid, sa ating Panginoon, sino ang tinuturo ng bituin sa Matthew chapter 2? Si Jesus. Amen? Sinasabi niya dun sa mga mago, sa mga pantas na lalaki, narito, sa lugar na ito, ipinanganak ang inahanap niyo na hari ng mga Hudyo. Amen? Kaya sinasabi dun, mga kapatid, sa ating Panginoon, narito ang liwanag, narito ang pag-asa ng buong sanlibutan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya po, ang tahimik at madilim na gabi iyon ay nagkaroon po ng liwanag ng ipanganak ang ating Panginoong Jesus. Kaya kung walang pag-asa at magulong mundong ito, ay nagkaroon ng pag-asa nang dumating ang ating Panginoong Jesus. Kaya po malakas na loob po pong sinasabi, ngayong umaga, ang ating pong Panginoong Jesus ang ating pag-asa. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. Amen. Bakit po ang ating Panginoon? Bakit si Jesus? Amen. Binasa po natin kanina sa Matthew chapter 1, ang pangalang itatawag sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Sino ulit ang Diyos? Ang ating Diyos ay Diyos ng pag-asa. Kaya nang ipanganak ang ating Panginoong Jesus, ang pag-asang nagmumula lang sa Diyos ay dumating sa mundong ito sa bawat tao. Kasama natin ang Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. Kaya nang ipanganak ang ating Panginoong Jesus, narito na ang pag-asa. Amen? Emmanuel, God with us. Amen? Kaya po, kaya nating harapin ang bukas, kaya nating harapin ang bagong taon ng may pag-asa dahil po nasa ating buhay ang ating Panginoong Jesus. Can you say amen? Amen? Amen. Kaya po, kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa iyong buhay, ikaw ay merong pag-asang mula sa ating Panginoong Diyos. Amen. Praise God. Emmanuel, dumating ang Diyos sa atin, dumating ang Diyos ng pag-asa, ipinanganak, 2,000 taon ng nakalilipas. Amen? Amen? Praise God. Pastor, paano tayo nakakasiguro, amen, na si Jesus ngayon, na ang Panginoong Jesus nga ang kailangan natin? Amen? Paano tayo nakakasiguro na siya nga ang Diyos ng pag-asa? Amen? Ang sagot po, dahil sabi po ng Bible. Amen? Ang Panginoong Jesus po ang nagpakilala kung sino ang Diyos na hindi nakikita. Tama ba? Wala pa kahit sino sa atin dito nakakita ng mata sa mata sa ating Panginoong Diyos. Pero nang dumating ang ating Panginoong Jesus, siya ang nagpakilala kung sino ang tunay at buhay na Diyos. Amen? Basahin natin, John chapter 1 verse 18, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak, si Jesus Christ, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Amen? Ang bugtong nanak, si Jesus ang nagpakilala kung sino ang Diyos. Ganon din po mga kapatid, nagtanong si Felipe, isa sa mga alagad ng Panginoon, ang sabi sa John chapter 14 verses 7 to 9, kung ako'y kilala ninyo, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, siya inyong nakikilala at siya inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama o ang Diyos at kami ay masisihan na. Sinabi sa kanya ni Jesus, mahabang panahon nang ako'y kasama ninyo at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin kay Jesus ay nakakita sa Ama. Paano muna sabi, ipakita mo sa amin ang Ama? Amen. Kaya mga kapatid sa ating Panginoon, sinasabi ng mga talatang ito, kung sino si Jesus, ganon ang Diyos Ama sa langit. Amen. Marami po kasi mga tao, amen, na nami-misinterpret po nila ang Diyos. Ang Diyos daw ay masama, ang Diyos daw ay malupit. Kaya po yung ginawang Diyos ng mga pagano kanina, amen, ay Diyos po na magagalitin. Ang tinawag kanina ng pangalan ay Zeus. Amen? Itong Diyos daw po ito, siya po ay Diyos ng kidlat, na para bang itong Diyos na ito ay naghihintay ng mga kamalian ng tao, na kapag nagkamali yung isang tao, para sisibatin niya ng kidlat. Amen? Ganon yung tingin ng mga pagano sa Diyos. Malupit, masama, amen? Pero mga kapatid sa ating Panginoon, na naparito ang ating Panginoong Jesus, ipinakilala niya kung sino talaga ang Diyos. Amen? Amen. Sino po ang ating Panginoong Diyos? Na ang ating Panginoong Diyos, ang Diyos ng langit, ay punong-puno ng kahabagan. Amen.
compassion. Amen? Sa English. Amen? Yung mga tao po, noong panahon nila, ng ating Panginoon na pinagtatabuyan, yung mga tao na hindi pinaalagahan, tulad ng mga kitongin. Amen? Ay hinihipo at pinagagaling ng ating Panginoong Jesus. Amen? Compassion. Amen? Ito po yung mga taong wala nang halaga sa kanila ang buhay at naghihintay na lang po ng kanilang kamatayan. Amen? Iniiwasan, nilalayuan po sila ng mga tao, subalit nang makatagpo sila ng ating Panginoong Jesus, pinagaling sila ng ating Panginoon. Amen? Ano po meron doon? Pinagaling sila ng ating Panginoon. Amen? Ibig sabihin po nung pinagaling sila ng ating Panginoon, kasi po, mga kapatid sa ating Panginoon, yung mga kitongin, nung panahon nila, walang lunas, walang gamot sa sakit na yun. Kapag ikaw ay nagkaroon ng ketong nung panahon nila, para bang maghihintay ka na lang ng oras ng iyong kamatayan. Kaya ang ginagawa sa kanila, pinapalabas sila sa kanilang bayan. Maninirahan silang mag-isa. Itatakwil sila. Pinanditirian sila. Bawal silang lumapit sa mga tao kasi yung sakit nila nakakahawa. At yung mga tao naman na malinis, bawal silang hipuin kasi kapag nahipo sila, maahawaan sila ng ketong. Imagine ko ano po yung kalagayan ng mga ketongin noong panahon nila. Amen? Para bang mag-isa na lang sa buhay o sa madaling salita, wala ng pag-asa. Amen. Pero dito mga kapatid sa ating Panginoon, nang naparito ang ating Panginoong Jesus. Amen. Yung mga iniwasan, pinanditirihan ng mga tao. Amen. Sila pa ang nilalapitan ng ating Panginoong Jesus. Hinipo pa sila ng Panginoon na dapat ay hindi sila hipuin. Pero hinipo sila ng ating Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, gumaling ka. Amen. At totally, kapag binasa niyo Matthew, Mark chapter, Matthew, Mark, Luke, John, totoong pinagaling sila ng ating Panginoon. Amen. Ano yung ibig sabihin ng pinagaling sila ng ating Panginoon? Ibig sabihin ng pinagaling sila ng ating Panginoon, binigyan pa sila ng pagkakataong mabuhay. Binigyan pa sila ng pagkakataong ma-enjoy ang buhay. Binigyan pa sila ng pagkakataong makasama muli ang kanilang pamilya. Amen? At ibig sa lahat, binigyan pa sila ng pag-asa ng ating Panginoon. Amen? Amen. Dapat wala na. May ketong na ako, wala na to. Amen? Pero nung dumarating, ipinanganak ang ating Panginoong Jesus, nagsimula siya ang magministeryo, pumupunta siya sa iba't ibang lugar, nakita siya ng mga ketongin, Panginoon, pagalingin mo kami. Amen? At ang ating Panginoon, hindi nagdalawang isip. Amen? Pumunta kayo sa mga Pariseo. Amen? At habang sila'y lumalakad, pagpunta sa mga Pariseo, nakita nila ang kanilang buong katawan mula bumbunan hanggang talampakan, wala na yung ketong sa kanilang katawan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen, mga kapatid sa ating Panginoon, ganun po ang ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Ano man kalagayan na tila wala ng pag-asa, pero kapag dumating ang ating Panginoon at kinatagpo tayo, amen, ang kalagayan wala ng pag-asa ay nagkakaroon ng pag-asa. Amen. Praise God. Emmanuel, God with us. Amen? The God of hope. Kaya ito po ang ating pag-asa ngayong darating na taon. Amen? Ang ating Panginoong Jesus, kasama natin ang Diyos. Amen? Amen? Pangatlo, panghuli, ngayong umaga, amen, facing the new year with godly hope. Ating harapin ang bagong taon, amen, nang may makadiyos na pag-asa. Facing the new year with godly hope. Amen? Marami ngayon, wala nang pag-asa. Amen? Hindi sukatan ng yaman, hindi sukatan ng talento, hindi sukatan ng kasikatan. Itong nakaraan lang, may sikat na artista nagpakamatay. Tama ba? Amen. Sikat yun. Maraming pera yun. Pero nakita niya pa rin ang kanyang sarili, empty. No hope. Tapusin ko na lang ang buhay ko. Nakita ko siya? Actually, nakita ko yung video. Nakakaawa. Nakakaawa. Hindi siya naisan pa ng kanyang kayamanan, ng kanyang talento, ng kanyang kasikatan. Amen? Kaya masasabi natin, ang taong wala si Jesus sa kanyang buhay, walang pag-asa. Amen? Pero dito, amen, kahit kakaunti lang handa mo mamayang alas 12 ng gabi, masaya ka, amen, sapagkat nasa buhay mo ang ating Panginoong Jesus. Amen. At mahahatap natin ang bagong taon, amen, dahil nasa ating buhay ang ating Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Mabalak pa kayo, pupuntay tapos. Eh, talaga na-excite talaga ang pastor. Pastor, bilisan mo. Yung pinakaluha ko itong baka, baka tumigas na, pastor. Amen.
Ngayon, paano po natin haharapin ang bagong taon? Amen. Una, mga kapatid sa ating Panginoon, harapin natin ang bagong taon nang may pagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen. Yes, totoo. Maraming problema ang nakaharap natin itong 2023. Amen. Meron ding mga hindi magandang nangyari itong 2023. Tama po ba? Amen. Pero naniniwala po ako na mas marami pa rin po, amen, ang mabuti at magandang nangyari sa atin itong taong 2023. Amen. Amen. At lahat po ng iyon ay dapat ipagpasalamat po natin sa ating Panginoon. Amen. Amen. Katulad po ng hamon ko kanina sa giving. Amen. Itong taong ito, di ba, pinakain ka ng ating Panginoon. Itong taong ito, ginising ka ng Panginoon. Itong taong ito, iningatan ka ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah! Maraming mga aksidente sa paligid. Amen? Pero ikaw, nandito ka ngayong umaga, buhay, nag-i-amen pa. Amen! Pagpapala mula sa ating Panginoon. Katulad din ng inawit natin kanina sa praise and worship, 10,000 dahilan. Ang title po nun, 10,000 Reasons. Amen? Ibig sabihin po ng 10,000 reasons, yun po ay isang figure of speech. Ang ibig sabihin po ng 10,000 reasons, hindi mabilang na dahilan kung bakit pupurihin at pasasalamatan natin ang ating Panginoon. Amen. Yun naman na totoo, hindi mo talaga mabibilang. Kulang ang yung dalili sa kamay at paa para bilangin ang kabutihan, amen, at kagandahang loob ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya totoo yung inawit natin kanina, 10,000 reasons for my heart to find. Amen? Hallelujah! Lord, salamat! Nakalagpas ako nitong taong itong 2023. Amen? Amen? Kaya po sabi sa Psalm 103 verses 2 to 5, amen, sabi po dyan, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Praise God! Sabi pa na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa hukay, na siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal. Praise God. Na siyang bumubusog sa iyong nasa ng mga mabubuting bagay. Praise God. Ano pa? Nababago ng gaya ng sa agila ang iyong kabatahan. Amen. Napansin niyo po ba yung mga binasa natin? Amen. Naniniwala po ako, lahat ng ito naranasan natin ngayong 2023. Amen. Napatawad daw tayo. Sabi kanina, napatawad sa lahat ng ating mga kasamaan. Pinagaling sa lahat mong karamdaman. Tumubos ng iyong buhay sa hukay. Pag-iingat ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya marami pong mga dahilan. Amen. Kaya sasabihin ko po ngayong umaga, karapat-dapat po talaga pasalamatan ng ating Panginoon Diyos. Amen. Facing the new year with God, new hope. Ikalawa, amen. Harapin po natin ang ating Panginoon, harapin po natin ang bagong taon na ang Diyos po ang ating palakihin. Amen? Pastor, ang Diyos ang ating palakihin, sa English is magnify God. Magnify. Ibig sabihin po ng magnify ay yung palakihin niya, palakihin. Amen? Katulad po ng magnifying glass, sino po sa inyo nakakita at nakahawak ng magnifying glass? Amen. Amen. Ang langgam, amen, hindi po natin gano'ng pinapansin. Tama po ba? Kasi sa sobrang liit. Pero kapag tinutok mo sa langgam, yung magnifying glass, makikita mo yung langgam, nakakatakot pala. Diba? Ganito pala ang itsura ng langgam. Tama po ba? Amen. Biglang lumaki sa magnifying glass yung langgam. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, ganun din po sa ating buhay sa darating na bagong taon. Huwag po natin palakihin o i-magnify yung problema. Kaya ka natatakot eh. Kasi ang minamagnify mo yung problema, ang minamagnify mo yung suliranin. Amen? Ay yung minamagnify mo yung hindi magagandang pangyayari. Amen? Kaya ka natatakot, kaya ka pinanghihinaan mo, kaya ka nawawala ng pag-asa. Kasi sa maling bagay mo, itinututok yung magnifying glass. Amen? Kaya po ngayong taon, magnify God. Harapin natin ang bagong taon na ang Diyos ang ating palakihin. Amen? Amen. Praise God. Opo, pwedeng malaki ang mga problema ang dumating sa iyong buhay sa susunod na taon, pero kung magiging tama ang pananaw natin sa Diyos, itinutok mo yung iyong magnifying glass sa Diyos, Lord, malaki ang problema mo, pero mas malaki ang aking Diyos na buhay. Amen. Amen. Hindi ako matatakot. Praise God. Ang sabi ko sa Psalm chapter 34, verses 3 to 4,
O kasama kong dakilain ninyo ang Panginoon at magkasama natin itaas ang kanyang pangalan. Hinanap ko ang Panginoon at ako'y kanyang sinagota at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga takot. Praise God. Napakagandang memory verse itong darating na taon. Ang sabi sa English, amen, N-E-T, magnify the Lord with me. Nandun yung salitang magnify. Palakihin, dakilain daw natin ang ating Panginoon. Let us praise His name together. I sought the Lord's help and He answered me. He delivered me from all my fears. Salamat sa ating Panginoon. Amen. Ngayong umaga, mga kapatid, sa ating Panginoon, kapag pinalaki mo ang Panginoon, kapag dinakila mo ang Panginoon, kapag hinanap mo ang Panginoon sa iyong buhay, amen, ililigtas at palalayain kanya sa lahat ng iyong mga kinatatakutan. Amen. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Kaya po natin harapin ang bagong taon ng may pag-asa. Amen. Nagbibigay po ako panguli ng isang halimbawa. Amen. Ito pong magnify the Lord pagkatapos. Amen. Yung aking anak, si Ruth. Amen. May mga oras na siya po ay natatakot na umakyat sa taas. Lalo na kapag gabi. Kasi nakapatay ang ilaw. Ang gagawin ni Ruth, pupunta yan sa akin, hihilain niya ako, amen, at dadalhin niya ako sa taas. Amen. Hihilain niya ako para samahan ko siya sa taas. Amen. Kapatid sa ating Panginoon, yun po yung larawan ng magnify the Lord. Natatakot si Ruth kasi malaki ang dilim sa kanya. Amen. Pero nung hinila na niya ako, kaya na niya nang umakyat dyan sa hagdan. Kaya nang pumasok sa kwarto namin na nakapatay ang ilaw. Bakit niya nagawa yun? Kasi kasama niya ako. Amen. Nawala bigla yung takot. Kanina, takot yung mga taas. Sabi niya, hilahin niya ako bigla. Samahan mo ako sa taas. Amen. Ganon din po sa ating mga kapatid, sa ating Panginoon. Gaano man kalaki ang mga problema parating itong 2024. Gaano man kalabo, hindi natin lubusang makita ng malinaw kung anong hatid sa atin, kung anong nilalaman ng 2024. Pero, magagawa natin harapin ang bagong taon. Bakit? Emmanuel, God with us, kasama natin ang Diyos. Kung palakihin yung mga lalahanin, ang palakihin natin ay ating Panginoon Diyos. At ang ating Panginoon Diyos, He is the God of hope. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon sa pagsusulat. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa pag-asang patuloy mong ipinararanas sa amin, patuloy mong pinagkakalob sa amin. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Ngayong umaga, habang bawat isa na kayo ko, ako po'y magpapanyaya. Kung meron pong first time ngayong umaga, hindi mo pa tinanggap si Jesus sa iyong buhay, ito ang tamang pagkakataon. Kailangan mo si Jesus at siya'y tanggapin mo sa umaga nito. Amen. Hindi po kami nag-aalok ng panibagong relihiyon. Ang amin pong inaaloka ay yung Diyos na ipinako sa krus, nagbayad at tumubos ng ating mga kasalanan. At ang pangalan niya ay Jesus Christ. Amen. Hindi po relihiyon si Jesus. Siya po ay isang persona. Siya po ay Diyos. Amen. Na nagkatawang tao na parito dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa iyo. Amen. Ngayong umaga, sino po sa ating kalagitnaan? Amen. Pwede mo bang itaas ang iyong kamay na ikaw ay nagsasabi na isang tanggapin si Jesus sa aking buhay? Meron po ba sa umagang ito? Amen. Thank you, Lord. Di po namin nais na hihiin ang sino man. Ito rin po ay aming ginawa nung kami po ay bagong dumalo. Amen. Sa church ng the Father's house. Praise God. Tinanggap po namin ang aming Panginoon at tagapagligtas si Jesus Christ. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Amen. Sa huling panyaya, meron po ba first time habang wala pong nakatingin sa paligid, lahat po ay nakayuko, nakapikit ang mga mata, meron po ba hindi mo pa tinanggap si Jesus sa iyong buhay, nais ka namin nangyayahan dito sa harap, sasamahan ka namin sa isang panalangin, nagpagtanggap sa ating Panginoon, hallelujah, thank you Lord, o marahil ikaw ay nahihiya, praise God, sige tayo ay manalangin, dyan sa iyong kinauupuan, narinig mo ang tinig na ito, amen. Sasamahan kita sa isang panalangin dyan sa iyong upuan. Sabihin mong ganitong panalangin, Panginoong Diyos, ako'y lumalapit sa iyo sa oras na ito
humihingi ng tawad sa lahat ng mga kasamaan at kasalanan na aking ginawa sa aking buhay. Panginoong Diyos, maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Ibinigay mo ang iyong buktong na anak na si Jesus upang mamatay para sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, sa oras na ito, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong kapatawaran, at sa kaligtasan, at sa pag-asa na ikaw lang ang tunay na makapagbibigay sa akin. Maraming salamat, itong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoong Diyos, maraming salamat sa bawat isa na tumanggap sa umagang ito, Panginoong Diyos. Nakita mo ang kanilang puso, Panginoon. Nakita nilang pagsunod sa panalangin. Aking dalangin, O Diyos, magsimula ka sa kanilang buhay, Panginoong Diyos. Tulungan mo sila sa kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo, Panginoong Diyos. Nais namin silang makasama. Hallelujah, sa iba pang mga gawain, sa mga susunod pa na gawain at sa paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo ang kanilang buhay, hallelujah, matanggap nila ang pag-ibig at pag-asa na nagmumula sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Para po sa bawat isa, hallelujah, thank you, Lord. Tayo po ay mag-altar call. Praise God. Hallelujah. Karapat dapat ang Panginoon sa ating pabuli at pasasalamat. Yes. Magsisimula ulit ang isang bagong taon, 12 months, sabi nga nila 365 days, amen? Mahirap harapin ang isang bagong taon, amen, na tayo ay nangangapak sa dilim. Hindi tayo sigurado, pero salamat, amen, may Diyos, may pangangaral ng kanyang salita para paalalahanan tayo, ang Diyos ay patuloy, amen, nakasama natin. Kahit sa darating na taon. Tayo mag-altar call habang tayo mahawak ng isang awitin. Umanap ka ng iyong pwesto. Amen. Itong tamang oras. Amen. Ating purihin at pasalamatan ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We worship you. Lord, hallelujah. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming pag-asa. Salamat sa lahat ng iyong biyaya. Salamat sa lahat ng iyong kabutihan. Salamat sa lahat ng iyong kagandahang loob, Panginoon. Salamat sa lahat ng iyong ginawa, Panginoon, sa aming buhay. Itong taong ito, aming dalangin, O Diyos, pagpasok ng taong 2024, Panginoon, huwag mo kaming kalimutan. Huwag mo kaming pabayaan, Panginoon. Ikaw pa rin, O Diyos, ang manguna at sumama sa aming buhay, Panginoon. Kailangan ka namin. Kailangan ka namin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon Diyos. Pwede kang manalangin, maging dyan sa iyong kinaupuan. Katagpuin mo ang ating Panginoon. Pasalamatan mo siya sa lahat ng kanyang ginawa sa iyong buhay. Hallelujah. Hallelujah. We praise you. We praise you. Salamat, Panginoon. Ikaw ay dumating. Ikaw ay naparito. Kami, Panginoon Diyos, ay nagkaroon ng pag-asa. Sa Diyos lang nagmumula, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise you. We worship you. Yes, hallelujah. For my heart.
Sasamrahin. Hallelujah. Pagpalain mong bawat isa, ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mag-ingat pong bawat isa. Amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Amen.